Dahil expired na nga ang kontrata ni Mac Bello sa Meralco Bolts, may nakakita nga daw na nagpa-practice daw palang itong si Bello sa Ginebra uniform. At mukhang dito na nga siya pipirma ng bagong kontrata sa Barangay Ginebra. At unang naturalized import ng Gilas Pilipinas na si Marcus Dauti. Gusto daw bumalik dito sa Gilas. Pero hindi nga bilang player. Kung hindi, maging part daw ng coaching staff. Willing daw siyang i-share ang mga natutunan niya noon dati habang naglalaro pa siya sa Gilas. Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito, mga ka-O-Sports. Pero bago nga ang lahat, pakisuportahan naman ang aking channel sa pag-like at subscribe. I-click ang notification bell button para lagi kayong ma-notify sa mga latest videos ko. Tara, at pag-usapan na natin yan, mga ka-O-Sports. Isa nga si Marcus Dauti sa mga naging successful dati na stint na naging naturalized import ng Gilas dati. Siya nga din ang unang naging import natin ng Gilas 1.0. Kasama ang mga batang Gilas noon na ang coach nga nila ay si Raiko Toroman. Ilang taon din na mayagpag si Kuya Marcus noon at siya nga ang naging leader dati ng Gilas dahil siya ang pinaka-veteran noon. Kaya naman nung nabalitaan niya na natalo nga ang Gilas kontra Cambodia sa SEA Games, napukaw nga ang atensyon niya noon. Kasi kung bata-bata lang daw talaga itong si Marcus Dauti, willing pa siya maglaro nun sa Gilas. Dahil kapos nga tayo sa big man, lalong-lalo na nga nung laban kontra Cambodia kung saan natalo nga tayo. Medyo nadismaya nga rin daw talaga si Kuya Marcus noon. Kasi natalo nga tayo kontra Cambodia. Kaya naman kung mabibigyan lang daw ng chance si Dauti na makabalik nga sa Gilas, ay open naman daw siya doon. Pero bilang coaching staff na nga lang daw, dahil madami naman daw siyang natutunan dati noon sa stint niya sa Gilas at experience na din siya sa international games dahil ilang beses na nga siya naglaro dito. Kaya daw, madami talaga siyang naitutulong kung magiging part nga siya ng coaching staff ng Gilas. Lalo na, napapalapit na din ang loob niya dito sa mga Pinoy dahil nagtagal nga rin siya sa tumira dito at na-adapt niya din ng culture na meron nga tayo na parang si Brownlee na mas nanaisin niyang tumira daw dito sa ating bansa. Ang dami niya rin achievement at naiambag nitong ni Dauti sa Gilas. Kaya bakit hindi natin siya subukan, di ba mga ka-O-Sports? So meron siyang mighty train na big man natin na kung ano ang kailangan nilang improve sa laro. Lalong-lalo na, target nga natin na makuha nga ang gold ngayong SEA Games at susunod naman dyan ang World Cup. May enough time pa para kuhain nga ni Dauti at makasama nga ang current Gilas lineup at lalong-lalo na nga yung mga big man na nais kuhain na mapasama nga sa 12-man lineup kung kukuhain talaga siya na maging coaching staff. Mas may improve nila ang skills nila at footwork pag si Kuya Marcus nga ang magiging trainer nila kapag nag-practice sila. Dumako na tayo sa second topic natin. Napaka-talented na player nga nitong si Mac Bello nung nasa college pa lang siya. Kaya nga madami nga nagka-interest sa kanyang kuponan sa PBA at naging part pa nga siya ng Gilas full lineup nung rookie season niya. Nabigyan siya ng break noon nang na-draft nga siya ng Blackwater at nakilala nga siya ng gusto lalong-lalo na sa PBA dahil isa siya sa nag-lead ng team na nasa bottom standing lagi ng Blackwater Elite. Kaso nadali lang talaga siya ng injury. Pagkatapos noon, nagsunod-sunod na nga yung injury niya at hirap na nga siya makabalik kung anong laro na meron siya. Prone kasi talaga sa mga injuries itong si Mac Bello, mga ka-O-Sports. Pero mukhang madami nga ang matutuwang fans dito kay Bello dahil may nasagap nga akong balita na may nakakita nga daw sa kanya na nagpa-practice na daw pala siya ngayon sa Barangay Ginebra ng palihim. Dahil kung maalala nyo, simula nung napunta nga siya sa Meralco, halos hindi na nga siya pinapasok sa court nun. At parang pinagtripan nga lang siya nakuhain tapos hindi naman magamit sa loob ng court ng Meralco. Ito yung panahon ng pandemic kung saan na-trade nga siya sa Bolts. Healthy naman daw siya at wala daw iniinda na injury. Kaya laking taka niya bakit wala siyang nakukuwang playing time na maayos. Kaya ngayon, nagsabatical nga itong si Bello na parang ginawa nga ni Slaughter noon sa Barangay Ginebra. Talagang masama nga ang loob ni Bello noon sa Bolts dahil madaming taon ang nasayang na nadudoon siya. Dapat nasishare niya nga yung talent na meron nga siya. Kaya naman ngayong free agent na nga siya, willing na daw siyang pumirma ng fresh contract ngayon sa ibang team at Barangay Ginebra nga daw ang number one target ng laruan ngayon.
kaya malaki-laki daw ang chance na madaming fans. At matutuwa pag natuloy nga ang pagpirma ni Mac Bello sa Barangay Ginebra, mga ka-Sports. Kaso syempre, may matatamaan nga lang na ibang players pag natuloy nga siya sa jeans. Need mag-sacrifice or may need na bitawan nakaposisyon nga ni Bello na small forward position? Sino-sino nga ba ang maaaring tamaan ng kaposisyon niya? Maaaring si Jarry Dillinger, Aljon Mariano, at yung naging malaking isyo nga at naging usap-usapan nun na si Jeremiah Gray. Kaya malaking palaisipan nga talaga, mga ka-Sports, kung talagang matutuloy nga itong si Mac Bello sa Barangay Ginebra at kung bakit siya nagpa-practice ngayon kasama ng team. Nililinaw ko lang, mga ka-Sports, rumors pa lamang ito. Kayo ba? Pabor ba kayong malipat nga sa Barangay Ginebra itong si Mac Bello na kahit alam naman ng karamihan na prone nga siya sa mga injuries? Mag-comment lang kayo sa baba, mga ka-Sports. Hanggang dito na lang muna tayo sa video na to. Salamat sa panonood. Bye-bye!